Ito, Johnson, alam mo, di na nga nakapag-remit pa ng pinita ang isang konduktor. Matapos nga siyang mabundol ng EDSA bus carousel. Yan ay sa southbound ng EDSA sa may New York Avenue yan sa Cubao. Butok ang ulo at duguan ang biktima ng tumilapon matapos sa salpukin ng bus habang tumatawid. Ayon sa mga nakakita sa insidente, nakausap pa umano nila ang biktima bago ang sinapit nito. Sinubukan pa nga rin nilang pigilan sa pagtawid ang biktima pero nagpumilit ito. Alam naman natin, Tito Johnson, na mabibilis ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA, lalo na sa bus carousel lane dahil eksklusibo ito sa kanila. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pedestrian dyan. Kaya ang MMDA muling nagpaalala na tumawid sa mga tamang tawiran sa EDSA. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang driver ng bus. Oh. Ay, sabi naman yung isa ka sa mga karga doon, sir, huwag kang tatawid dyan, delikado ka dyan. Hindi, kaya ko yan. Tapos, ano nasunod na kayo? Pagkanyan namin, wala na. Yung pala sumapay na ulo. Eh, pagdating sa gitna, sakto yung bus, sumalpok sa kanya. Kaya, di na siya nakarating doon sa may tutuktungan niya. Po siya lang bukod tanghi at ang tumawid na kita ko siya. Eh, bawal ang tao ron, bawal tumawid doon eh. May tulay naman eh. Ito, Johnson, yung pinangyarihan ng insidente ay sa gitna ng footbridge ng carousel station sa may Q-Mart at Monte de Piedad footbridge. Kasong reckless imprudence resulting to homicide naman ang kakaharaping kaso ng driver ng bus. Ito, Johnson. Maraming salamat, Jeff Caparaz.